Sa ngayon ay pinag-uusapan pa rin ng mga fans kung ano ba talaga ang nangyari dito sa Magnolia Chicken Templados. Well, sa tingin natin ngayon, itong Magnolia ang unang pwede nilang gawin ay gumawa ng trade. At sa tingin ko, ang pupwede dyan nilang gawin ay i-trade na itong si Gio Halalon para dito kay Wami Tiongson. Ito si Wami Tiongson, alam natin napakahusay na paglalaro niyan ngayon dito sa Terra Firma. Kaya hindi na nakagugulat kung ito talaga ay matitrade. Actually, ever since itong pumirma na contract extension ito si Wami Tiongson sa Terra Firma, maraming naniniwala na ito'y one sooner than later ay matitrade sa SMC. Ang tanong na lang magdaw ay kung aling team. Actually, kahit alin dyan pwede. Pwede siya sa San Miguel, kapalit ni Romeo, o kaya ni Chris Ross, o kaya ni Simon Enciso, pwede rin sa Ginebra dahil matanda ang backcourt nito, o kaya dito sa Magnolia, kapalit ni Paul Lee o Gio Halalon. Sa ngayon kasi, nakita natin na ang Magnolia medyo nahihirapan na sa kanilang performance. Kaya sa tingin ko, kailangan nilang gumawa ng paraan para mapalakas yung kanilang roster. Sa ngayon, masasabi din natin na itong si Gio Halalon ay very capable naman at hindi naman masyadong malulugi ang Terra Firma kung makuha nila si Halalon. Pero syempre, iba yung offensive prowess nitong si Wami Tiongson. Kaya siguro kung ikaw Terra Firma at talagang gusto mong mag-contend, hindi ka mag-hesitate na umayaw dito sa ganitong klaseng trade dahil sa tingin ko makalalamang pa rin dito Magnolia. Pero syempre, alam naman natin ang trabaho ng Terra Firma at yan ay palakasin itong SMC teams. Kaya sa tingin ko kung sakaling magkaroon ng ganyang offer ay tatanggapin na ito ng Terra Firma. Medyo sayang nga lang dahil ang ganda na ng kanilang performance ngayong conference na to. Pero sadyang ganyan ang role ng Terra Firma, Blackwater at Northport dito sa PBA. Ngayon kung sakasakali na si Wami ay mapunta dito sa Magnolia, magkakaroon sila ng isa pang legit scorer na makatutulong dito kay Mark Barroca. Abang itong Reynolds Chan Elasto Painters ay naghahanda para doon sa kanilang winner take all na laban kontra dito sa TNT Tropang Giga. Merong mga nagtatanong ngayon kung ito bang si Luis Villegas yung kanilang center ay ite-trade na. Ito kasi ay hindi pa rin ginagamit. Ang huling balita natin, kung inyong maalala, ito si Luis Villegas nagkaroon ng ACL injury at nakarecover na raw. Kaya nga i-activate na. Pero sinabi ni Coach Chenggiao na ito daw ay nagkaroon ng setback at nagkaroon na naman ng isa pang injury at yun ang dahilan kung ba't hindi siya nakapaglalaro. Pero nung huli natin balita, ito inactivate na. Pero sa ngayon, wala pa rin doon sa active roster ng Rain or Shine. Kaya marami nagsasabi na baka ito ay next season na talaga gamitin. Ang tanong kung ito ba'y mananatili pa dito sa Rain or Shine at magagamit o hindi. Sa ngayon kasi kinakailangan nating tandaan itong Rain or Shine. Kaya kinuha itong si Luis Villegas dahil gusto nila na magkaroon ng isang Twin Tower combination. Itong si Villegas at itong si Kit Datu. Alam natin na mahusay na player si Kit Datu, nakita na natin itong maglaro at ngayon itong si Luis Villegas na lang ang iniintay ng karamihan. Kung maglalaro ito si Luis Villegas, siguro sa tingin ko i-evaluate muna yan ng Rain or Shine bago nila i-trade ito kung sakasakali. Dahil kung maganda naman ay papakita nito si Villegas, hindi yan i-trade ni Coach Chenggiao. Siyempre, dahil rare commodity ngayon ang big men dito sa PBA. Pero kung sakasakali na hindi mag-fit sa sistema itong si Villegas, sa tingin ko hindi magdadalawang isip itong si Coach Chenggiao na i-trade yan para sa isang big man o kaya sa isa pang first round pick. Sa ngayon kasi ang Reynolds Chan, alam natin, mahilig mag-develop yan mga players na galing sa draft. At yun ang tingin ko magiging option nila dyan. Pero sayang naman kung ipamimigay agad ito si Villegas dahil mataas din ang potential ng player. Kaya sa tingin ko sa ngayon willing ang Reynolds Chan na mag-intay. Titignan nila kung itong si Villegas ay makare-recover.